Magandang araw sa inyong lahat. Nandito tayo ngayon sa Barangay 898 dito sa Santa Ana, Manila. So yung operation ngayon dito ng Task Force Special Operation ng MMDA, ito mga illegally parked dito. Dahil nga pala mga kabayan, itong mga illegally parked dito ay na-complain. So ito, andito si chairman at nakipag-coordinate. Itong lugar na ito, itong Kalahi Street nito, ayon kay barangay chairman, ito ay merong one side parking sa kanan. Pero itong mga alley ito, wala. So ito yung na-complain at titikita ng mga MMDA. Marami po ito, maraming alley ito hanggang doon. Mga street po, mga side street po. Kap, mayroon pa ba ang dito ang nire-reklamo sa basketballan? Narinig ko sa inyo? Yung ano po, yung sasakyan. Dahil pinaparkingan. Ginawa pong parking talaga po yun. Ngayon po ay laruan ng mga kabataan. Opo. At saka meron po kami na resolution na puro sa basketball court. 30 years na po yung nakatayo. So ito, along Kalahi Street dito sa Barangay Santa Ana, bukod sa mga illegally parked, ito, i-clear din itong sidewalk. At ito ay nakapatong na talaga sa sidewalk itong, ano ba ito, food cart? Yung mga illegally parked, mga kabayan, dito sa bawat alley, hindi natin makukover lahat dahil nagkalat na itong team ng TFSO sa bawat street at kanya-kanya na silang ticket doon ng mga illegally parked. Ito, tumutulong na itong MMDA para hakutin yung mga obstruction sa labas dahil yung truck hindi makapasok dito. Ayun ang truck, hanggang labas lang. Itong sanhi o dahilan kung bakit hindi makapasok yung truck dahil dito sa mga illegally parked na ito. Ito, tatanggalin ito. Oh, kanina to. Ito, ma'am, kung mapapansin nyo, ito ang laki, oh. Pinapatras na yung truck ng MMDA para may pasok dito. Ito, kasama natin si chairman at nag-assist. Basketball court, ha? Opo, pagkatapos lang po nito. Opo, opo, iba doon, opo. Ano nga yun? Oo, punta natin, pasamahan ko ngayon. Kalahi ba yun? Dito na po, lalakad lang po. Alpa, yung iba nga sumama sa akin sa basketball court. Halika, sama tayo mga kabayan, kila Colonel. Iwanan muna natin pansamantala ito. At titignan lang natin yung mga illegally parked doon. Ang dami pa lang laman ng food cart na ito. Ayun o. So habang naglalakad tayo, doon papuntang basketballan, titignan natin yung mga tatanggalin. Ayun o. Bawat ali titikitan lahat yan. Ang dami. Ngayon nga pala ay 6:45 ng umaga. Tatanggalin po yan. Dahil andun yung truck sa dulo at pag pumasok na yung truck, isasampa na yan. Meron po akong resolution.
Kulungan ng balok. Ito, hindi ko alam kung sidewalk ba ito o talagang taniman ng halaman. Ah, malamang taniman ng halaman dahil may steps dito. Ito lahat. Ito yung basketball court na kinukomplain ng barangay. Ayan, schedule lang po. Naging, may Zumba. Ito po recreation namin eh. Ah! Kasi dead end po ito eh. Dito talaga yung event nyo. Yes. Ay, hindi nyo magawa dahil dito. Oo. Ayun. Hindi makalaro yung mga bata. Dahil dito sa mga nakapark dito. Madami po ito. Pero ito, ito hindi naalis. Ah, marami para. Ay, pala yun. Yung amin naman pong basketball court, namang babol. Tapos naman po namin. Nagagalaw ito. Oo. Pinapatanggalo yan eh. Eh, paano naman po yung mga bata? Sana ba? Tira natin yung isa. Tira natin hindi, tingnan nyo po. Nailalagay naman po sa maayos. Pagka may liga po basketball yung mga bata, dito lang po naglalaro eh. Sasakin o kumbento yung court eh. Pero yung sasakin dapat kasi kasada po. Ayun nga o. Ito naman po dead end. Kasya naman po rito yung bumbero. Ito, ang dami dito. Cup, one side parking ba ito o hindi? Wala. Ito lahat yan. Lahat yan, one way yan. Consider na illegally park ito. Illegal parking o. So itong basketballan na ito, bali kasama ito sa tatanggalin dahil itong basketball court na ito ay na-complain. Okay lang. Lahat naman. Ayan. Talagang bawal. Kasi pangalawang complain na ito, ako na umaksyon. Mel, balikan mo nga yung area na yun at iklaro mabuti. So ngayon, kausap kita, chairman, para... Wala naman po problema. So nakapag-coordinate ako naman sa'yo. Sinamahan ko naman po kayo. Hindi tayo makukuryente. Oo, hindi naman. Ang in-request ko na... Wala tayong bias, ha? Wala tayong pinipili. Dinausap ko po si Mayor eh. Pumayag naman, basta importante lang daw, may gulong. Kasi dito lang po ang laruan ng mga bata eh. Dead-end po ito eh, oh. Yan, ng mga ganyan, nakapark na rin yan dyan. Kaya pwede nyo sabagay. Kung gusto nyo nyo sa kasi para lang natin. Para walang ano. Para ano yan eh. Oo. Lahat at mga... Kaya nga binalikan. Kaya maganda nga yun nandun. Yung mga tinigyan doon. Oh. Mapan- at least ang galing po dito. Babalik pa kami doon. Ano lang. Ano lang. Ito, katulad po nito. Hirap na hirap pumasok yung jeep dahil nga dito sa kanto. Dapat ito. Walang wala talaga dito sa pinakakanto para mapapadali yung pasok na sasakyan. May pagpasok sa sierra, sir. Correct. Dito sa tabi ko si Terma, may bus. Lahat ng illegal parking, tikita nyo. Tapos ngayon, meron na naman. Talagang binalikan ko na. Opo. Kasi napag-utusan lang tayo, mama. Opo. So, sino po ang nag-utas? Eh, siyempre, sino ba yung nasa ano? Eh, sino? Eh, sabihin po nyo, kasi nakarefer kayo. Di ba siya, no? Sino ang ating po? Presidente ay nag-ano. Oh, yes. Exacto po. Kami ditong mga nandito, nagkakaisa na rin po. Opo. Wala po kaming dapat pag-awayan. Opo. Kapag ang batas ay batas. Yes. Susunod po kami. Sino dapat? Pero, ganito po, sana ang mangyari. Yes, kasi ma'am. Matagal nang usapan ito, magsisix years na, laging kami lang ang sinitira dito. Hindi. Ubusin ninyo. Hindi, lahat yan. Ito, lahat yan. Okay, thank you. Pasalitain. Opo, pasalitain po ninyo muna. Sige po, bibigyan kita ng ano. Okay. Tapos, ang nangyayari, iiwan at sinasabi nilang basketball court ito. Oh. Wala pong problema maglaro. Yes, ma'am. Pero sana, nag-usap kami ng matino. Nakiusap ako sa simula. Pagkatapos tayo, hindi po tapos. Kasi konektado po yan sa ngayon. Hanggang sa ako, dinidemanda niya dahil... Ay, iba, ma'am, correction. Abuti kayo.
okay, aabutin tayo ng siyam-siyam. Tukat, okay. Okay. Lahat, alis. Tapos na po. Tapos okay. Na tayo. Okay. Tapos na. Ako okay. Na po magsasalita. Okay po. Request permiso to talk, ma'am. Okay po. Yung regarding sa mga ano yun, labas na kami doon. Tama. Ang trabaho namin sa complaint. Opo. So, dalawang complaint na. Court, pakukuha ko yung court. Oh. Yung kaya. Yung kaya lang. Alam ko, nakabaon niya at isa. Ilipat nila ngayon yun dyan. So ngayon, hindi ito. Pakukuha ko isang court. Bakit isa po? Eh, nakabaon daw yan eh. Hindi pwede tanggalin yan. Sige po. Ngayon po. Ngayon, lahat yan. Lahat yan. Kikitan. Basta walang parking. Kay Basbas, kay parking chairman. Basta walang parking. Okay. Period. Okay, tapos na. Kailan sir na kukunin sir? Kailan po kukunin yan? Andiyan yung truck namin. Thank you. Lahat na po para maniwala tayo kasi pero isa lang usapan, di ba? Hindi po usapan. Hindi, papapunta pa sir. Dapat alisin niya po. Pupul po lahat yan. Dahil yan po ang bukas ng lahat. Ma'am. Basta sinagawa. Ma'am, para hindi tayo mahabang discussion, iniklear ko lang ito kasi bumalik ako rito. Dahil yung tao ko bumalik, nagkaroon ng kaunting ano. So ngayon, ako ang mismong commander. Ako na pag-utusan. Kayo po si... ano yun? Sa operation, assistant operation. Kayo ako po yung commander ng Task Force Special Operation. Kevin Rojas po, retired Marines. Wala pong problema ho yan. Parehas, ako yan. Patas tayo, patas. Patas po yung lahat yan. Buti hindi na inaharang. Opo. Kasi naharang nila yung mga pumapasok dito para tanggalin yung korte. Pero maraming yung truck. Pero dito nga, tawagin yung truck. Dito gagawin yung ano, pulang araw at masigit dito. Ilabas yung sa main road, ilabas yung sa Manalo, dahil may isa pang kalsada rito. Ito para sa mga karagdagang information dahil nga itong barangay na 898 ay na-complain. Interview natin si Ma'am Nelia. Ma'am Nelia, magandang umaga po. Magandang umaga po. So, andito ngayon yung Task Force Special Operation ng MNDA para i-clear ito dahil nga mayroong mga concerned citizen na ina-complain ito, yung mga illegally park, katulad ng basketball court, kung ano-ano pa man ang mga obstruction dito, i-clear ngayon ng MNDA. Ano po ang masasabi niyo? Marami pong salamat kasi ito actually matagal na pong usapin to. Dumaan na po ito sa 888. Sa Malacañang Action Center. It goes for almost 6 years. And then, ngayon lang po na-actionan na totally, i-remove na po yung basketball court. Na ang totoo po niyan, yan po ay talagang nuisan po yan. Uh-huh. Maingay po. As a citizen, dito po kami nakatira. Nanghihingi sana po ako ng pabor na sana ma-regulate yan nung dati. Uh-huh. Hindi po nangyari, pero ang nangyari, inabuso kami ng inabuso. Kaya pumunta na ako sa tamang kinauukulan para maproseso po. Ay naproseso naman po, kaya maraming salamat po sa Diyos at saka sa MMDA po na hindi sila nagpabaya sa kanilang trabaho. Thumbs up po ako sa kanila. Kaya ang tagal ko po nitong ipinagdasal, nilakad, nagugol ng oras, nagugol ng pera para lang ma-actionan po ito. Actually, hindi po ako ngayon ang mismong tumawag nito ngayon. Wala po akong connection dyan. Dalawang ulit yon mismo ang barangay, sila ang nagpapatawag. At nakita naman at hindi kinampihan ng tamang batas na direktiba po yan ng ating Pangulo na linisin lahat ng kalsada na naka-obstruct at saka yung ginagamit ng mga yung pansariling paggamit. Kami naman po ay sumusunod sa batas. At ito naman po, kung tungkol po sa ano, parking, wala pong problema. Ang parking po, hindi naman po yan i-apply dapat sa nag-iisa lang o sa iilan lang dito. Dapat po, ang batas ay para sa lahat. Yun po, pag pinatupad po yung batas na yan, sigurado po, giginhawa ang barangay namin. Marami pong salamat sa MMDA, yung task force na TGS. TFSO, Task Force Special Operation.
Ayan. Maraming marami pong salamat at salamat po sa mga nakakataas na pinaaksyonan itong usapin ito. Yun lang po ang masasabi ko at maraming salamat ulit. Ah, magandang umaga po sa inyong lahat. So, andito ngayon yung MMDA para i-clear itong lugar nyo, itong 898. So, ang purpose ngayon ng MMDA dito para i-clear at na-complain itong barangay ninyo na i-clear itong mga illegally park, itong basketballan, ito yung mga ito, mga ito. Ayan. So, anong masasabi nyo po at andito ngayon ng MMDA? Sir, dapat niyo tinanggal yung basketball court kasi ano ng libangan? Kami po nung araw dito, maliit pa kami. May basketball court na to. Ginawa po ng paraan ng SK to, SK Bimbo. Kasi nga, ito ay kinomplain. Utos po sa taas. Pero, wala po. Sir, kaya ano po paglilibangan ng mga kabataan dito? Ay, lokal na po ang bahala magpaliwanag sa inyo. Kasi, ano na yung mga anak ko, naglalaro dito. Paano na po yung magiging laro? Ano? Diba? Okay sir, at least nalaman ko ang opinion nyo at kung ano man ang concern nyo. Maraming salamat. Opo, thank you po. Thank you po. So ito na yung truck oh. Itong mga nahakot na obstruction na ito sa kabilang kalye lang. Yung dinaanan natin kanina. So ito, nakapasok na yung truck. Dahil kanina, hindi makapasok. Dahil wala na yung mga sasakyan. Ayun, nagpapalakpakan yung mga tao doon, no? Dahil tatanggalin itong basketball court. Alis, Toy! Tabi kayo, baka mapagsakan kayo. Baka mapagsak yan. Ito at inaayos lang para mabigyan ng lugar itong basketball court. Ireklamo nyo sa barangay, hindi sa amin. Kami nagtatrabaho lang. Huwag sa amin, okay? Huwag sa amin kayong magreklamo. Kami pumunta rito, then may nagreklamo. Period. Yung puta kayo ng putak, lukay sa bahay nyo. Yung poste ng isang basketball court na ito ay naka-fix or naka-baon dito sa konkrito. So, babalikan na lang yan pagka may dalang asitilin. Ngayon, ang gagawin, tatanggalin lang itong ring sa kayong board para hindi na mapaglaruan. Kuya, ito nga pala si Kuya. Ito ang nagsusupport dito magbigay ng tolls. Isa siyang retired police na nagsusupport dito magbigay ng tolls para matanggal itong mga basketball court. Baksa na! Baksa na! Baksa na! Baksa na! Baksa na!
Ito si Sir, siya ang dahilan kung bakit napadali yung pagtanggal ng court. Siya po ang... Sir, maraming salamat, Sir. Salamat din sa iyo. Lahat, ha? At least na resolve na ang problema namin dito. Matagal ng complaint yan, eh. Ngayon, 2013 pa. 2013. Ano ngayon na? 2019 na. Talagang sa inyo lang nangyari ito, Sir. Kaya ulip ako sa tropa ninyo. Kaya pala, full support po kayo. Dahil sa mga tours, Sir. Okay? Talagang sumusuporta ako dyan. Maraming salamat, Sir. Yes, Sir. Salamat din ulit. So, ayan. Thank you. Maraming salamat po.